Magandang tanghali, mga ka-daily life. Ayan. Yes, oh, yes, sir. Andiyan po yung mga kasamahan natin. Ayan po. Ha? Tanghali logo. Andito po kami ngayon. Magbababa po kami ng 3.5 microwave antenna. Then, saka po yung 4.7. Tatlo po yan. Tatlo. Ayan po yung isa. Sa baba. Ito po isa. Then, ayun po isa sa taas. So, ang process po natin ay gagamit tayo ng lubid. May mga tao sa baba. Yan. At yung magaling po nating rigger, ayan po siya ngayon. Nagbabaklas po siya ng yung mga tornilyo po natin. Yes. Yan. Doon sana. Tapos, andun po yung mga tao natin sa baba. Ayan. Nandyan sila. Sila yung magsiset up ng lubid. Then kami yung mag-aalalay dito habang ibinababa yung microwave. Ayan po, ganyan po siya kalaki. Pwede natin gawing swimming pool po yan sa garden natin, ganun. O kaya sa gilid ng bahay. Di ba karabaw, pwede niya iprito yung buo? Ayan, ako po. Ganun kalaki. Ito po ang trabaho natin ngayong maghapon. Sana maibaba namin kung kaya. Wag lang pong uulan. O, yun lang. Ayan po. Yun lang yung Ayan po. Ito po ang ating daily life. Bahay, trabaho, tore. So ayan, kung makikita nyo po, kanina pa po kami dito, kaninang maga pa po kami nag-ano dito. Matigas na yung paint. Ibaba na po lahat ng side strut. Yung side strut po na tinatawag, yun yung mga support na ginagamit sa microwave para hindi siya gumalaw. Ang dahilan po kung bakit natin binababa ito ngayon is dapat preparation para dun sa bagyo. Kasi mabigat to. Pero dahil nga po sunod-sunod na yung bagyo at hindi naman na gumagana tong microwave, ibababa na po natin to. So, ayan po. Sana po maibaba to ngayong maghapon. Ayan. Ito nyo si Bossing. Oh, ayan po yung import po natin yan. Galing pa po ng US. Yung mga veterano nating rigger na talaga namang kahit ano ibababa, kahit ano iakyat. Dito na po natutulog minsan sa tore. Dito na kanilig sa saing eh. Ayun. Kaya mga ka daily life, abangan nyo po kung paano mauubos yung microwave na yan mamaya. So pipicturean po natin yan. Ayan. Thank you po at happy life sa daily life.